Hello guys! Ngayong video, balik na tayo sa question and answer. Dahil marami na tayong nalalagpasan na tanong na hindi namin na-share sa inyong lahat. Bali, meron tayong 5 katanungan dito sa video. Tutukan nyo lang hanggang dulo para dagdag kaalaman sa ating lahat sa pag-aalaga ng mga ibon. Pero bago natin simulan, syempre mag-intro na muna tayo. Question number 1. Pwede ba yung Cerelac na kinakain ng bata? Siyempre, pwedeng-pwede po yan para sa ating mga hand-feeding na alagang ibon. Bali, itong Cerelac na to ay ginagamit to ng karamihan dahil gusto nila ng mga budget meal or bakit budget meal? Ay yung pasok sa budget ng pagkain para sa ating hand-feed. So, yung Cerelac ay mura na to dahil hindi naman siya yung ganun ka daming halo tulad ng mga formula na mga Sakto formula, mga Good Bird formula, mga ganun. So kasi yung Cerelac ay gawang pang tao lang din na mga bata. Tapos may mga nag-invento na pwede pala yung Cerelac doon sa ating mga hand feed. So itong Cerelac na to, syempre kapag pipili kayo, huwag yung may milk. Dahil alam natin na ang sabi ng mga karamihan na veterano na sa pag-handfeed, kapag kayo ay nagpakain ng Cerelac na may halong milk, ay magtatae daw na magtatae yung inyong mga African lovers na handfeed. Or kung anong handfeed man yan, mapaparakit man yan, kakatil man yan. Basta kapag kayo ay magtatry ng Cerelac, huwag yung may milk. Okay na lahat ng flavor, huwag lang may milk. Okay? Di ba nga, mura lang ang Cerelac? Pasok na pasok yan sa ating budget. At kung maaalala nyo, ang gamit kong pagkain para sa handfeed ko, yung Sakto formula. Medyo nalugi ako dun kasi isa lang yung aking handfeed. Akala ko dalawa, eh kaso namatay yung isa, kaya isa na lang yung natira. So nalugi ako sa handfeed sa formula ko kasi isa na lang yung pinapakain ko. Kaya magpapalit na ako sa Cerelac na balak ko yung banana or yung chicken, something. So ayun yung gagamitin kong formula sa aking handfeed ngayon. Pag naubos ko na yung Sakto formula ko. So ayun, pwedeng-pwede po yung Cerelac. Kung gusto nyo mag-try ng Cerelac, pwedeng-pwede po yan sa ating mga African lovebirds, basta wag lang yung may milk. Okay? So kung okay na tayo doon sa Cerelac na pang handfeed natin, doon na tayo sa pangalawang tanong. So yung pangalawang tanong, pwede na po ba ang Vitamin Pro para sa breeder? So pwedeng-pwede na po yan sa ating mga breeder. Yung Vitamin Pro, wag yung tablet ah. Syempre yung hinahalo sa tubig kasi may Vitamin Pro na tablet. So itong Vitamin Pro ay katulad lang din ng Selectrogen Plus. Hinahalo to sa tubig para maging vitamins ng ating mga alagang ibon para syempre gumanda ang kanilang immune system. So bibigyan ko lang kayo ng tips sa pagbibigay ng mga vitamins. So nag-survey ako sa ibang mga breeder. Nagtanong-tanong ako kung ilang beses sila nagbibigay ng mga vitamins sa kanilang mga alagang ibon, lalo na sa mga palaging nagkakaroon na ng itlog yung mga breeder nila. So ang sagot nila ay nagbibigay lang sila ng vitamins 2 beses kada isang linggo o kaya 3 beses kada isang linggo. Dahil ang sabi nila, kapag araw-araw ka doon nagbibigay ng vitamins na pang breeding, pwede daw magkaroon ng problema sa atay ng mga alaga sa mga breeder nyo. So kung inaraw-araw nyo yung mga vitamins sa mga alaga nyo,
magkakaroon dos ng problema sa atay. So, syempre, gusto natin yung malusog yung ating alaga na walang problema sa sistema ng katawan nila. Syempre, doon na tayo sa payo ng mga veterano tulad ng mga nag-aalaga ng mga sobrang daming pares. So, sundin natin sila 2 beses kada isang linggo na pagbibigay ng vitamins. So, kayo na ang bahala kung tuwing kailan kayo magbibigay. Okay? So, ayun na ang ating pangalawang tanong. Ayun ang aking sagot. Shinare ko sa inyo para syempre alam natin kung ano ang dapat gawin lalo na sa pagbibigay ng mga vitamins sa ating mga alagang ibon. So, yung pangatlong tanong naman tayo, bakit po kaya naglalagas ng balahibo yung ibon ko? Yung pong kasi sa may collar niya, nakita ko napopoknat. Ano bang dahilan at paano mapigilan to? Yung sinasabi mong naglalagas yung balahibo tapos parang nagiging napopoknat, ayan ay feather plucking. Panigurado feather plucking yan kasi napopoknat, ibig sabihin natatanggal yung buong balahibo kasama yung straw, di ba? So, kung ganun ang itsura, napopoknat yung collar nila, ayan ay feather plucking. Para maiwasan yung feather plucking, syempre, iwasan lahat ng mga hindi maganda para sa ating mga ibon. Tulad ng pag-i-stress sa kanila. Tulad ng pagbubulabog sa kanila. Tulad ng ginugulat natin sila, kinuhuli lagi, ganun. Basta iwasan lahat ng pwede nilang ika-stress. Ayun lang, para hindi sila mag-feather plucking. Kasi kapag nag-feather plucking ang mga alaga nyo, pwede silang matagalan sa breeding, pwede silang ma-stress na ma-stress at ulit-ulitin nila, pwede silang maging masungit or maselan sa mga kasama nila sa cage. So, ayun ang hindi maganda sa mga alaga natin. Yung pag-feather plucking kasi nagbabago yung ugali ng mga alaga natin lalo na kapag nag-feather plucking. So, iwasan lahat ng hindi maganda sa ating mga alaga, okay? Huwag na huwag istrasin. Ganun ang ginagawa ko. Wala na nag-feather plucking sa aking mga alaga dahil alam ko na kung paano sila hindi istrasin, okay? So, meron pang isang dahilan kung bakit naglalagas or napopoknat yung mga balahibo ng ating mga alaga. So, ang isa pang dahilan ay yung kuto. Hindi natin nakikita yung kuto doon sa ating isa mga alaga natin, sa mga katawan nila. Para syempre maging safe sa kuto ang ating mga alaga, papaliguan natin sila ng washout once a month. So, kada isang buwan, papaliguan nyo sila ng washout, spray lang, tapos safe na sila sa mga kuto. So, ganun ang ginagawa ko tuwing 27 ng katapusan. Siyempre, katapusan 27. Tuwing 27 ng buwan, ako nag-i-spray ng mga alaga ko. So, may schedule ako. So, pwede kayo mag-schedule kung tuwing kailan kayo mag-i-spray ng washout intense sa inyong mga alaga. So, ayun. Para maiwasan yung kuto, mag-washout intense para maiwasan ang pagpopoknat ng mga balahibo. Okay? So, sumunod na tayo sa pang-apat na tanong. Yung pang-apat na tanong, kahit po ba kumpleto na yung itlog ng alps, kailangan pa din po maglagay ng sanga ng malunggay? Ito ay, base sa aking experience, pwede. Bakit? Kasi, kapag ang nest box ng breeder nyo na may itlog na, walang kalaman-laman kahit kusot or kahit kapiranggot na sa balat ng sanga ng malunggay, bigyan nyo. Dahil ayan ay maganda para sa mga inakay. Lalo na kapag fertile yung mga itlog. Kasi diba, kung napapansin nyo yung mga breeder nyo, nilalabas yung mga nesting materials, binabasa, tapos binabalik sa loob. Maganda ang ginagawa nila doon sa mga nesting materials dahil gumagawa sila ng humidity para sa mga itlog para mabuhay, para ma-warm, para magkaroon ng fertile. So, maganda pa rin magbigay ng sanga ng malunggay sa mga breeder nyo na may itlog, lalo na kapag walang laman yung kanilang nest box.
tulad ni Maha, nagkaroon siya ng unang itlog. Pangalawang class niya yun, nagkaroon siya ng unang itlog, binibigyan ko na siya ng sanga ng malunggay. Tapos nung nakaraang video, kung nakita niyo yun, ang ganda na ng pagkakagawa niya doon sa nest box. Ang ganda ng pagkakaayos niya sa mga nesting materials. So hindi niya na natabunan yung itlog. So tinabi niya yung itlog para magkaroon ng space kung saan siya maglalagay ng sanga ng malunggay. At syempre, hindi lahat ng ibon ay katulad ni Maha. Kasi may ibang ibon na may itlog na sa loob ng nest box tapos binibigyan niya ng sanga, tinatabunan yung itlog ng mga nesting materials. May mga ganong ibon na ang pangit ng ugali. So, depende yan sa ibon nyo. Pwede nyo itry na magbigay ng mga sanga ng malunggay. Tapos, pag silip nyo, natatabunan na yung itlog, huwag na kayo magbigay. Dahil baka kapag nagbibigay pa rin kayo, tapos natabunan na ng tabunan, wala na. Hindi na malilimliman yung itlog. So, nasa inyo na ang huling desisyon kung gusto nyo pa rin magbigay ng sanga ng malunggay sa mga breeder nyo na may itlog. Bali ako, nagbibigay pa rin ako kay Maha ng sanga ng malunggay dahil nakita ko yung loob ng nest box niya ay napakaganda. Napaka-ayos na hindi na hindi natatabunan yung itlog. So, depende sa inyo kung gusto niyo magbigay or hindi. So, next na tayong question, panghuling tanong, yung panglimang tanong natin ay paano kung ayaw pumasok sa box yung ibon na breeder? Ano ang dapat gawin para pumasok sila? Ito ay base lang din ulit sa aking experience. Meron akong na-experience na ganito na halos isang linggo silang hindi pumapasok sa nest box. So may dalawa akong pares na dalawang linggo na hindi pumapasok sa nest box. Ayaw nilang pumasok kahit gabi. Ayaw nilang matulog sa loob ng nest box. Ang solusyon ko doon ay mabuti meron akong extrang mga nest box. So nung pinalitan ko yung nest box ng breeder ko na ayaw pumasok sa nest box nila, pinalitan ko yung nest box. Then after ng ilang days, after ng ilang gabi, natutulog na sila sa loob ng nest box. Lagi na silang nasa loob ng nest box. Bali, nakadepende na yan sa ibon nyo kung gusto nila yung nest box o hindi. Kung ayaw nila matulog sa loob ng nest box, na kung ano yung meron sila, kung meron kayong backup na nest box, pwede nyo palitan. So, ganun lang ang ginagawa ko. Para sa akin, effective yun. Pero kung sa inyo, kung may effect, good job! Pero kung ayaw pa rin nila pumasok, eh hindi natin masasabi na 100% itong solusyon ko na pagpapalit ng nest box kapag ayaw pumasok sa loob ng nest box yung breeder natin or yung ibon natin. So kung meron kayong backup dyan ng mga nest box tapos yung ibon nyo ay ayaw pumasok sa nest box, palitan nyo yung nest box ng bago para malaman natin kung namimili sila ng nest box. Okay? Kung wala naman kayong backup na nest box tapos yung mga ibon nyo ay ayaw pumasok, nasa sa inyo na po kung gusto nyo bumili ng panibagong nest box para mapalitan nyo na yung nest box ng mga breeder nyo na ayaw pumasok, diba? So, kayo na ang magdedesisyon kung gusto nyo palitan or hindi. So, ayun na po ang ating dulo ng ating video, yung panglimang tanong. So, tumungo na tayo doon sa shoutout. So, mag-shoutout sa tayo. Siyempre, hindi mawawala yung mga nag-uunahan sa ating comment section, yung mga nag-first. So, shoutout sa inyong lahat. Bird Hobby Student BGS, Dennis Balabas, Cindy May Monteza, Joseph Avilia, Slideshow TV, Kurt Anthony Olan, DJ Arce, Lorenzo Baracena, Romeo Zamudio, Cesar Lagrosa, Jeric Manalang Mago, Lawrence Barin, Brian Cruz at kay Hiniel Castaneda. At kay Hiniel Castaneda. So, ayun, shoutout sa inyong lahat. Kung gusto niyo magpa-shoutout, comment lang kayo. Sa mga may katanungan pa po, comment lang din po ulit kayo at pwede nyo rin kaming i-message sa aming Facebook page
yung link ay nasa description box below. Kung may natutunan po kayong bago, bigyan nyo lang kami ng thumbs up. At kung kayo ay bago pa lang sa aming channel, pindutin nyo na ang subscribe at ang kampana para lagi kayong updated sa aming future uploads. Mag-ingat po ang lahat and we'll see you on the next video.